May nadinig akong kakaibang prinsipyo mula sa isang tao na ang hanap daw niyang kaibigan ay yung makikibugbog na lang kapag siya ay nakikipagbugbugan at hindi na magtatanong kung ano ba talaga ang dahilan. Bagamat may pagpapahiwatig ng loyalty sa kaibigan ang ganitong pakikitungo, ito ay mapanganib at bandang huli, maaaring hindi mo na masabi kung ano na nga ba ang pinaglalaban mo. Ganyan ang maraming tao. Nagbabakbakan na hindi na inaalam kung sino nga ba ang tunay na kalaban. May papanig sa mali, alang-alang sa pagkakaibigan. May magkukonsinti ng hindi tama dahil sa utang na loob. May kakampi sa kasamaan upang mag-alay ng katapatan sa gustong maging kaibigan. Madalas ay naisasakripisyo na ang sariling pamantayan, alang-alang sa iba, na hindi naman rumirespeto sa tamang pamamaraan. Madalas nating makita ito sa lipunan. Ang masama ay pinipili at pinupuri sa kung ano-anong dahilan. Ang hindi tama ay kinukonsinti dahil magkapanig. At ang tama ay pinagmumukhang mali dahil hindi kakampi. Tayo ba ay nabubuhay sa mundo para dumagdag pa sa ganitong mga maling prinsipyo? O tayo ba ay nilikha ng Diyos upang magdulot ng pagbabago? Ang sabi ng Bible, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ang kaalaman sa kung sino ang tunay na kalaban ay magtutulak sa atin na tulungan ang mga naliligaw ng landas at iwaksi ang kasamaan. Tandaan na ang pagpanig sa masama sa anumang dahilan ay naglalagay sa iyo sa kaparehas na kamalian. Ito din ay magdudulot pa ng kalituhan sa mga nakakasaksi sa sitwasyon. Hindi madali ang manindigan sa tama dahil kadalasan may kapalit ito. Maaaring masira ang pagkakaibigan, maaaring sumama ang loob ng iba, maaaring ikaw ay talikuran ng karamihan. Pero mahalagang tandaan na ang paninindigan sa tama ay isang responsibilidad at ang tunay na dapat bigyan ng kaluguran ay ang Diyos. Mahalaga ding maunawaan kung sino ang tunay na kalaban. Dahil bandang huli, baka ang taong dapat nating tinutulungan ay siya pang ating naituturing na kalaban. Ang buhay na pinagpala ay buhay na may malinaw na pamantayan ng tama. Isang buhay na umaayon sa katuruan ni Jesus. Maaari itong maranasan kung tayo ay handang sa Diyos ay tumalima. Asa ka pa?